Host ng magandang umaga, no? Tama ba? Ang magandang buhay? Tama? Ma'am, ito ba yung nag-atakeba na wala kayo dito sa show na to dahil na isa kayo sa mga support at sa loyal nyo sa Unikin, ma'am? Oo, ang hard on ng media para once and for all na mga vloggers naman yung makausap natin at maging malinaw. Isang mabilis lang ha. Actually, walang kahit na anong kinalaman ang show ko sa aking pagpapaalam. Talaga kailangan ko lang pong umalis dahil ako ay tututok na sa Region 8 kung saan ako'y taga ron ng Leyte at Samar. So mga sangkay, isang kay ba nandito? Waray upay, waray kwarta. Gama kwarta, adinama kwarta. So yun po yung dahilan at masaya-masaya ako na si Ate Rech ang kasama ng ating kumomshis na si Momshi Julina at si Momshi Melay. At sana after this makapag-move forward na tayo ng matiwasay at abangan dahil papunta na po tayo sa exciting part. Masyado mabait si Carla, no? Ayaw niya aminin na ang pinapanood sa Magandang Buhay si Carla Estrada. Ayaw niya aminin. Ako siya pinapanood ko. Hindi ko naman pinapanood. Ano maganda rin nasabi na siya. Ako na tayo doon. Hindi kailangan lahat tayo galit. Pagbibigay kwento dito sa Made in Malacanang na storya ng Pamilya Marcos. So, I'm very excited and grateful na isa ako sa napili sa nagumanap sa isa sa mga pinaka-importante na role bilang storyteller din ng Made in Malacanang. Okay, magkakwento eh. So, what was the experience like working with the ang buong cast ay talaga mga kaibigan ko naman yung araw pa. So, it was fun and nakakapanibago dahil after Magandang Buhay for 5 years, ngayon lang ulit ako nakagawa ng medyo puro dialogue talaga na script at talagang monologue kong monologue, kaya challenging. I'm very excited. First time mong nakatrabaho si director? Makabago ang atake ni Direk Daryl kung ano yung talagang gusto. Can say that si Direk Daryl talaga ang kanilang nahuli talaga ni Direk Daryl ang kiliti ng bayan, ng masa. Wala naman ako masyadong bashers and haters kasi galing din ako sa campaign and I am part of Uniteam bilang Tingog Party List nominee, isa sa mga representatives na kumandidato. And meron tayong bashers, meron tayong haters, pero hindi kasi ako
dun sa mga nakakakilala sa akin simula nung araw, alam nila na hindi talaga ako mapagpansin. Hindi ako mapagpansin, hindi ako mapagpatol kasi naniniwala ako na magsasayang lang ako ng panahon pag talagang pinatulang ko sila, eh ang dami kong bayarin buwan-buwan. So kailangan dire-diretso lang, nakafocus ka lang sa gusto mong puntahan. Huwag na positibong na ibibigay ang mga kritiko natin. So we learn from the critics also, that's it's okay with me. Okay lang, basta wala lang below the belt, wala lang lahat kasi pa ay walang siguro ang magte-trigger lang ng pagpatol ko ay ang below the belt at ang pagtira sa pamilya, lalong-lalo na yung mga anak ko. Eh magtago pa na sa sinapupunan ng nanay. Wala na raw yung mga Marcos? Ano yung sino itong mga kasama natin dito? Aparisyon? Nakapag-desisyon na ang mga Marcoses. Hindi sila gaganti sa pag-atake. We are finally free and we can be truly proud of the unprecedented way we achieved our freedom in peace. Kung meron mang dahilan kung bakit naging peaceful ang revolusyon na ito, ito ay dahil sa mga Marcos. Get them out of the Philippines. Oh my God! Pwede magmura? Bakit naman ganun? Hindi siya maganda. Hindi siya maganda. Napakaganda. Magbaon na kayo ng tissue. Yun lang ang masasabi ko. Ayak! Kasi I'm Ilocana. Sobrang touching story. Nakagalit ang nangyari sa nila. Yung pa yung tamang ginagawa, yung pa yung naging masama. I'm not judging the both sides, but this movie speaks a lot. Magmaralan tayo mga Pilipino. Makakabalik tayo. Kakabalik tayo.